Topic ko po sa inyo ay how to overcome and win. Paanong magtagumpay at manalo? Taas ang kamay ng gusto niyan. Di ba? Gustong magtagumpay, gustong manalo sa buhay. Alam niyo bakit ng mga ito nga ay nililid sa akin ng Panginoon? Kasi nga ito nga yun lagi kong sinasabi sa inyo na may mga confession kayo na may mga silent battle kayo, di ba? May mga struggle, di ba? Pero how to overcome and win. Alam naman natin na daily meron tayong mga laban sa buhay. Pero ang kalooban po ng Diyos ay magtagumpay kayo at manalo. Kaya ngayong gabi na to, malalaman nyo paano manalo. Okay? Ngayon, kung alam nyo na paano manalo, ano ang gagawin nyo? Diba? Pipiliin nyo yung pagkapanalo na yon. Okay? So wag na natin patagalin. Ano po ba ang gusto kasi ng kaaway na gawin sa atin? Six things the devil wants for your life. Ito, bibigyan ko kayo ng tip nang sa gayon, ma-aware kayo na ito pala ang gusto niya na mangyari sa atin. Diba? Sabi nga daw, kung naniniwala ka na may Diyos, dapat maniwala ka rin na may demonyo. At ang demonyo, ito nga, dumating siya para to steal, to kill, next, and to destroy. Ang gusto niya ay nakawan ka, patayin ka, at sirain ang buhay mo. Pero ang tanong, hahayaan mo ba siya? Anong sagot? Hindi. Diba? Kaya nga sabi po ng 1 Peter 5:8, kung alam mo na gano'n ang Diablo, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. At ang gusto nga ng kaaway, di ba, naghahanap siya ng mga tao na pwede niyang masilo, na pwede niyang mabiktima. Di ba? Kaya naman, tayo ay kailangan natin na mag-stay alert and watch out. Kaya nga alam nyo, nung Linggo, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon talaga ng revival, kumilos siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nandito kayo, di ba, pag i-take niyo yung lugar ko, yung position ko, makikita mo talaga at madidiscern na sa mga tao kailangan talaga nila ng revival, ng resurrection. Aba habang nakikinig sa akin, mga ganun na. Di ba, talagang yung iba tulog na. Parang ganyan. Kaya makikita mo na wala, kulang na kulang. Pero praise God, kasi after naman nun, makikita mo talaga na nabuhay. Di ba? Nabuhay yung espiritu natin. Kasi for some reasons, sa iba't ibang mga paparaanan, ang Diablo gumagawa siya ng paraan para patayin yung spiritual life mo. Pinapabagal niya yung spiritual life mo, pinapatamad ka niyang magbasa ng Bible, hindi ka niya pinagpe-pray. Bakit? Kasi alam niya na kapag active ka sa lahat ng yon, di ba, makukuha mo blessing mo, pagpapalain ka ng Diyos, pag nirebuke mo siya, aalis siya. Kaya ganun, pinapatulog tayo. Pero sabi diyan, stay alert. Di ba? Maging alerto. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, maging alerto ka. Huwag kang matutulog. Di ba? Yan, pagod ka man sa trabaho, pagod ka man sa eskwelahan, midterm exam man yan, huwag kang matutulog. Di ba? Kung gusto mong pumasa ulit sa exam mo bukas, huwag kang matulog. Di ba? Magbantay ka. Okay? So ano yung mga bagay na yun? Number one, for you to doubt God. Yan pala ang gusto ng kaaway. Di ba? Napagdudahan mo ang Diyos. Di ba? Kaya nga alam nyo, hindi ako magkakaila dyan. Noong mga nakaraan, ganyan din ang atake sa akin. Di ba? Pagdudahan mo na ang Diyos. Tingnan mo, dighay ka ng dighay. Di ba? Akala ko ba, tagapagpagaling mo si Lord, bakit sinisinok ka? Di ba? Tapos may mga malalapit nga rin, kahit member nga rin ng church, di ba? Pastor, hindi ka pwedeng may sakit. Di ba, lingkod ka ng Diyos. Talagang in Jesus' name, magaling ka na. Di ba, ganyan-ganyan. Parang sa part mo, nga naman, nagdududa ba ako? Ang liit ba ng faith ko? Di ba? Pero praise God, kasi binabaan ako ng ng word ni Lord na never give up. Di ba? Yun yung shinare ko kay Tita Emily dati, no, na hindi alam nung iba nga, na ang healing nga, merong instant, may progressive. Di ba? Kaya kapag halimbawa, ang alam mo lang yung instant, tapos hindi mo natanggap ngayon, pagdududahan mo na ang Diyos. Pero kung alam mo na may ganun pala siyang pagkilos, di ba? God moves in mysterious ways, hindi mo siya kukwestiyonin. Di ba? Kung nararamdaman mo yung ganyan, ang mabuti dyan, yung kahit may nararamdaman ka, kahit kailan hindi mo kinwestiyon ang Diyos.
hindi mo siya pinagdudahan. Di ba? Hindi yung porke sininok ka lang, dinighay ka lang eh. Ano, kinwestiyon mo na, may Diyos ba talaga? Padighay-dighay ako dito. Di ba? Parang ganun. Kaya, alam nyo po, huwag nyong kahit kailan pagdududahan ng Diyos. Di ba? Lord, totoo ka ba? Itlog na naman tong ulam ko. Ano ka ba? Diyos ka ba ng mga itlog? Oo. Di ba? Pag sumagot si Lord, ewan ko lang sa'yo. Oo, Diyos din ako ng mga ano, hindi lang itlog, pati lechon. Kaso dahil reklamo ka ng reklamo dyan sa itlog mo, di ba? Hindi tuloy kita binibigyan ng iba, di ba? Kaya ganun po, huwag natin pagdududahan ng Diyos. Kagaya ng sinabi po ni Jesus kay Thomas, ano sabi niya? Sabi niya dito, stop doubting and believe. Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Kasi nung nabuhay si Jesus, anong ano response ni ano ni Thomas? Eh, totoo ba? Totoo ba na nabuhay? Dapat makita ko muna siya. O nung nakita niya, ba? So stop doubting and believe, 'di ba? Kaya sabi nga daw ang mga naniniwala, sila talaga ang pinapagpala. Okay? Kaya sabi, when the devil tempts you to doubt God, don't let your circumstances determine your God. Alam niyo ba 'yon? Let your God determine your circumstances. Huwag mong ibatay sa sirkumstansya mo ang Diyos. Di ba? Huwag mong limitahan ang Diyos sa pamamagitan ng mga nangyayari sa iyo ngayon. Lakihan mo ang tingin mo sa Diyos. Amen? Amen. Number two, for you to live in fear. Ang gusto ng demonyo, alam niyo kung ano? Takutin kayo. Mamuhay kayo sa takot. Kaba dito, kaba doon. Di ba? At alam niyo ang fear, kung ano ang fear? Fear is not the absence of faith. It is the misplacement of it. Di ba? Hindi pala absence of it, of faith, yung fear. Misplacement lang. The devil doesn't want to rob us of our faith. He wants our faith to be in anything but God. Life in Christ is not life, not in fear. Kaya dapat po, hindi tayo natatakot kasi kasama natin ang Diyos. Kaya for example nga po, nung mga nakaraang ano taon, lalong-lalo na ang 2020, ano talaga ang umiral sa buong mundo? COVID ba? Hindi. Ang talagang umiral sa buong mundo ay ano, takot. At sabi nga ng mga scientists na ano na alam din ng Bible, ang pinakapumatay daw sa tao nung 2020 ay ano, takot. Hindi COVID. Binabalita pa lang, balik tayo dun sa balita. Binabalita pa lang, 'di ba? Yung ano, yung COVID, inaatake na 'yung nanonood, 'di ba? Kumbaga na binabalita pa lang yung COVID, feeling nung nanonood, may COVID na rin siya. Di ba? Kaya, ano lang, umubo lang dahil sa pulburon. Ano kaya to? COVID ba to? Eh, kumain lang naman ng pulburon, di ba? Kaya, wag po tayong matatakot. Sabi nga ng Psalm 34:4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Amen? Gusto niyong mawala ang takot nyo? Di ba? Hanapin nyo ang Diyos. Kung kakampi mo kasi ang Diyos, sinong lalaban sa'yo? Sino ang mas makapangyarihan? Sino ang mas malaki? Diyos. Di ba? Si Yahweh ang sandigan, di matitibag, agiba. Si Yahweh, di ba? Si Kristo. Okay? Kaya naman, hindi tayo matatakot. Kaya nga, si ano, Lester Samral, merong isang lumapit sa kanya. Sabi niya, Pastor, alam ko na ang sikreto para hindi matakot. Nabasa ko po yung sa Psalms. Sabi po dun sa Psalms, when I am afraid, I will trust in you. Sabi ng ganon. When I am afraid, I will trust in you. Sabi ni Lester Samral, no, I have a better verse. Look to Isaiah, ganyan-ganyan. Tapos, edi tinignan nung ano, di ba? Nung miyembro niya. Sabi, ay, mas maganda nga po to. Alam niyo kung ano nakita niya na verse? Di ba? I trust in the Lord, therefore, I am not afraid. Ay? Baliktad ba? Ayan. Parang binaliktad lang. Ay, ano nga ba? Ayan, di ba? Ayan, di ba? Ayan, kasi when I am afraid, I will trust in you. Ang sinasabi ni Lester doon, dapat kasi magtiwala ka muna nang sa gayon, hindi ka ma-afraid. Hindi ka matatakot. Amen? Okay, so ganun yun. Okay? So, do I make myself clear? Clear. Amen. Number three, for you to feel insecure. Yan, ang gusto ng diablo, madama mo yung insecurities. 'Di ba? Yung parang you are not ano good enough. Parang ganun. Ay, hindi ako matalino. Hindi ako maganda. Hindi ako gwapo. Wala akong kayang gawin. 'Di ba? Kasi pag inisip mo 'yon,
sa sandaling naisip mo kasi yon, ano na, mapaparalyze ka na. Di ba? Isipin mo pa nga lang dun sa quiz nyo o kaya sa exam nyo, na ay, mukhang hindi ako papasa dito ah. May insecure ka na agad. Di ba? Pag nandun ka na, oo nga, parang hindi ko na nga alam yung sagot. Ganun na nga ang mangyayari. Pero kung ikaw ay secure ka in Christ, alam ko ang sagot. I have a wisdom of God. Di ba? Nag-review ako. Yung mga re-reviewin ko, lalabas sa exam. O pag punta sa exam mo, ay, ito nga. Okay, pero syempre, huwag magmabadali agad ha. Talagang basahin, instruction. Kung encircle, encircle. Kung underline, underline. Kasi baka dun ka naman na mamali. Okay? Bibo-bibo ka. Yung pala, circle pala yon. Okay? Pero, yun nga po. Sabi nga dyan, don't let the devil tell you that you are unloved or not good enough. Bakit? Kasi you are God's handiwork and in Christ, we are not only good enough. We are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Diba? So, yun po. And pang-apat, ito, makinig kayo maigi. For you to avoid the church. Yan. Alam nyo, gusto rin ng kaawayan, yung i-avoid mo yung church. Ayoko magsimba. Ayoko na dyan sa simbahan na yan. Yan. Kasi, the moment na ayaw mo na magsimba, doon ka na niya, ano, yun, madadaya, mabibiktima. Kaya alam nyo, bakit, ano nga ba ang, ano, dahilan bakit ayaw na magsimba ng mga tao? Yun nga, yung kakapost lang ni Pastor Mon dahil sa hiya, di ba? Dahil sa offense, na-offend kay ganyan, na-offend kay ganon, na-hurt, di ba? Inaway ni ganito, may unforgiveness, di ba? The moment na ayaw mo na mag-church, yan, ibig sabihin na daya ka na. Kaya, kung halimbawa, inaano ka ng diablo na huwag ka na mag-church, mas lalo kang mag-church. Di ba? Yung ano, diba? Patawarin mo lang sila. Kaya nga kahit dito, meron akong pinaliwanagan nung nakaraan kasi parang may mga, ano siya, concern siya na parang na, ano siya, nanghihina siya kapag nakikita niya yung ate kuya niya nag-aaway, parang ganon. Sabi ko nga sa kanya, ano, tawag doon, normal lang din naman yan. Dahil nga, one church tayo, kumbaga parang dahil pamilya na tayo, may mga ganun lang na case. Di ba? Parang sa pamilya, di ba? Si Dexter, tsaka si, si Boninay, di ba? Minsan, nag-aagawa ng pagkain din yan. Joke lang. Di ba? Kumbaga minsan, may mga hindi pagkakaunawaan, pero naayos din naman. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, naayos din naman. Di ba? By the grace of God. Una lang yan, tampo-tampo, di ba? Si Juliet, hindi ako sinama. Nag-my day sila, sila lang. Diba? Nag-make sila, sila lang. Yoko na sa kanila. Diba? Kumbaga, normal lang yon kasi magkakapatid tayo eh. Pero, hindi mo hahayaang tumagal yon. Hindi mo hahayaan na ano, atakihin ka ng kaaway sa pamamagitan nun. Dahil lang sa milk tea, hindi ka na nag-ano, church. Diba? Sasabi mo nga sa katabi mo, church ka ng church lang. Church ka ng church lang. Okay? Kaya, sabi nga dyan, the more you uninvolved, the more uninvolved you become with the body of Christ, the harder it is to persevere in your faith. Alam niyo ba 'yon? Kapag wala ka kasi sa church, hindi ang hirap, alam niyo ang hirap manampalataya sa Diyos, 'di ba? Kaya kailangan, alam niyo po, dapat mag-church tayo. Kasi the more na mas marami tayo na kumbaga lumalaban sa diablo, mas makapangyarihan, 'di ba? Kaya wag mong hayaan 'yan. And it isn't easy to follow Jesus in a world that doesn't. Kaya when we leave the community we were made for, we are destined to be devoured. Diba? Kaya nga ang walis ting-ting, kailan siya mas effective? Kapag sama-sama. Kapag ang walis ting-ting isa lang, hindi mo malilinis ang buong church. Okay? Kailangan mo ng grupo. Okay? So ganun din ang church. Mas sama-sama, mas mahirap matibak. Diba? Matibag. Okay? Kasi sama-sama eh. Okay? Number 5, for you to be led astray. Alam nyo, ang gusto rin ng kaaway, alam nyo kung ano, ma-astray ka or yung mabaling, yung attention mo, di ba, yung paniniwala mo. Kaya di ba, nagre-release yung diablo ng ano, ng mga false prophet, mga false teacher, para nang sa gayon, di ba, doon ka nalang maniwala. Di ba, hindi na doon sa totoo. Kaya maraming mga false religion, di ba, tsaka false teaching na, kumbaga parang sinasabi nila, uy, dito ka sa amin, sa religion na to. Dito, apat ano mo, Diyos mo. Doon sa Kristiyano, isa lang. Diba? Dito, apat. Ama Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. May Diyos Ina pa. Diba? O, sa amin ka na.
Oh, and tapos may lima pa taga Bisaya. O sa amin merong apo Diyos. O may apo ang Diyos. Lima na. Okay? O dito ka sa amin. Okay, kaya pero dapat alam mo nga ang katotohanan. Sabi nga ng Matthew 7:15, "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves." Okay, kaya huwag mo nga hayaan na maled ka astray. Number 6, for you to fail. Yan, gusto rin ng kaaway na ano, na mag-fail ka, bumagsak ka. Okay? Pero huwag mong hahayaan. Diba? Kaya nga sabi ng ano ng Bible, kahit mag-fail ka man, kahit madapa ka man, pero ano sabi ng Bible, you will arise again pa rin. Diba? Kahit 7 beses pa yan, 7 beses ka rin babangon. Ang Kristiyano laging bumabangon. Diba? Mag-fail man sila, bangon pa rin. Diba? Kaya minsan ganyan din daw yung ano yung pagkakamali ng mga Kristiyano, di ba? Yung ano yung ayaw na nagfail na, nadapa, ayaw nang bumangon. Okay? Pero bangon pa rin. Di ba? Kasi habang may buhay, may pag-asa. At sa atin naman, habang buhay ang Diyos, may pag-asa. Okay po? Kaya tingnan niyo yung attitude ni Paul. "We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed." Diba? "We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body." Diba? Bugbugin man kami pero hindi kami sumusuko. Okay? May mga nararanasan man pero hindi magi-give up. Okay? Sasabihin mo sa sarili mo, hindi magi-give up. Hindi magsusurrender. Okay? Kaya nga tayo mga Kristiyano, hindi tayo susurrender. Pwera kay Lord. Pag kay Lord na, surrender na lahat. Surrender all. Kaya when you feel like you're going to lose, take heart. Jesus already won for you. Amen? Diba? So, imayday nyo yan. Yan dapat ang minamayday nyo, hindi yung muka. Diba? So, when you take heart. Jesus already won for you. Amen ba dyan? Amen. Okay, ngayon, eto, bibigyan ko rin kayo ng tip. When does Satan spiritually attack the believer? Ay, may napansin ba kayo sa mga title ko? Pag pangalan ni Satan, ano, small s. Ganun ha? Pagbaliktarin nyo, kasi minsan nag-God bless kayo, ang liit nung G. Ang ibig sabihin nung maliit na G na God, Diyos-Diyosan yun. Kaya dapat ang gawin nyo, lakihan nyo yung G. Tapos kapag si Satan naman, liitan nyo. Bakit? Kasi tinatanggalan nyo siya ng kapangyarihan. Di ba? Pero syempre, sa Microsoft Word, pag inano nyo yan, tinype nyo yan, magkakalain na ganun. Ibig sabihin, mali. Di ba? Kasi ibig sabihin, kailangan, dahil nga, ano nga ba, subject siya or pangalan siya, kailangan malaki. Pero, basta ganun. Tatagal pa tayo. Basta ganyan na. When does Satan spiritually attack the believer? Ngayon, bukod sa pagpapabaya, tsaka bukod sa pagtulog, meron pa na time na inaatake ng Diablo ang mga mananampalataya. Okay? So, bukod pa yon. Number one, ito. After a great spiritual experience. Tuwing kailan umaatake ang demonyo? Kapag nagkakaroon ka ng great spiritual experience. Alam niyo ang mga sample nito? Si Jesus. Naalala niyo si Jesus? Nung time na nabaptize siya, okay? Tapos sinabi ng Diyos na, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Ano agad ang na-experience niya? Diba? Yung Diablo dumating sa kanya. At ano sinabi? "If you are the son of God, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Diba? Kakaano lang niya, kaka-water baptism. Diba? Kaya alam nyo, hindi rin yan kaiba sa atin. May mga pagkakataon na atake ang kaaway, kaka-revival lang, tapos inaaway ako ng kapatid kong to. Diba? Kumbaga parang tinetesting ka agad ng demonyo. Kaya nga dapat, stay alert, maging ready. Diba? Kakagaling ko lang prayer meeting, ginagalit mo ko ha. Diba? Kumbaga may mga ganun tayong ano, kumbaga parang dun pa lang, na ano ka na agad, parang nadala ka na. Kaya laging yung susubaybayan yan, maging alerto kayo. Kada uwi nyo, diba? Diba? Mamaya mo, tatanungin kayong magulang nyo, "Sa ka galing? Sa prayer meeting." Diba? Prayer meeting daw, galit naman. Diba? Kaya dapat, "Sa ka galing, ha? Prayer meeting po, mano po, asan po mga hugasan?" Diba? Ganun dapat. Para nabe-bless. Para maniwala na galing ka nga sa prayer meeting. Diba? Hindi yung ano, "Galing ako sa prayer meeting, asang pagkain?" Okay? So, dapat ganun. Okay? Number 2,
at the beginning of a new spiritual endeavor. Umaatake din ng kaaway kapag alam niya na meron kang sisimulan. Di ba? Kaya nga nung mga nakaraan, sabi ko sa inyo, kaya alam ko, kaya ako nakakaranas ng ganito kasi may breakthrough ako eh. Di ba? May mga ilan din ganyan sa atin. Hindi nyo alam, makakaranas kasi kayo ng breakthrough, kaya inaatake kayo ng ganyan. Kaya dapat maging spiritually discerning kayo. Ba't ko ba nararanasan to? Kasi baka may pagpapalang paparating. Kaya dapat ilalabang ko to. Di ba? Baka may breakthrough ako, ilalabang ko to. Kasi si Jesus, bago siya magsimula sa ministry niya, Matthew 4:17, may trial din siya. Tinest din siya ng kaaway. Kaya dapat tayo, maging ready tayo dyan. Number 3, when believers are physically vulnerable. Yan, Matthew 4:2-3. Yan, di ba? Kung kailan fasting si Jesus ng 40 days and 40 nights, hindi kumakain. Tsaka siya, tinukso ng kaaway. Okay, ganun din dyan tayo. Tayo naman, may mga pagkakataon, kung kailan ka pagod, kung kailan ka gutom, di ba? Inaatake ka, kung kailan ka emotionally vulnerable, di ba? Kaya nga, ang tip natin dyan, kapag vulnerable ka, alam mong pagod ka, pahinga ka muna. Di ba? Pahinga ka muna, tulog ka. Hindi yung, yun na. Diba? Magdi-decide ka, pupunta na ako Hong Kong, pupunta na akong Canada. Di ba? Gutom ka lang naman nun, di ba? Tsaka pagod. Kala mo may pamasahe ka. Di ba? Kumbaga parang, ayoko na. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga foolish decisions dahil sa mga yon. Huwag ka nga daw magdi-decide, di ba, ng halt. Sabihin nyo nga halt. Spell halt. H-A-L-T. Huwag ka magdi-decide pag hungry ka, gutom. Huwag ka magdi-decide pag angry ka or angry, pag galit, pag lonely, pag malungkot, at pag tired. Pagpagod. Di ba? Kasi pag nag-decide ka sa ganun, sa sitwasyon mong ganun, asahan mo, mali. Mali yan. Di ba? Kaya minsan, di ba, may mga ganung parang technique. Okay? Na parang mas lalong inaano ng kaaway. Ito, pagod to. Alam ko, hindi to nag-pray. Kaya isang sundot ko lang dito. Gi-give up to. Huwag niyo hahayaan ganun. Okay? Kaya nga si Robert Slardon, gaya nung sinabi ni Rachel kanina, sabi, may preaching siyang Jesus had a pillow. Diba? Ibig sabihin nun, nagpapahinga at natutulog din kasi si Jesus. So, ganyan. When we are physically vulnerable, ayan, mag-ready tayo. Okay? Next naman, number 4, when a believer is alone. Okay? Inaatake din ng kaaway ang isang mananampalataya kapag mag-isa siya. Kaya pansin ninyo, kailan mas malakas ang tukso? Pag mag-isa, di ba? Halimbawa, sa mga isyong pornography, manonood ka ba ng pornography ng nasa church ka? O kaya naman, may fellowship kayo? Sama-sama kayo? Di ba, nanonood ang isang tao ng pornography kapag mag-isa? Pag walang nakakakita? Kaya huwag mong hahayaan na ikaw ay atakihin ng kaaway kapag alone ka. Kapag ikaw ay mag-isa. Okay? Kaya, for example, si Jesus, nung time na yun, mag-isa lang siya. Diba? Wala. Talagang praise God, umasa siya sa Diyos. Kapag mag-isa ka nga, tatandaan mo, hindi ka naman talaga tunay, literal, di ba, na nag-iisa. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Lagi mong tatanungin, kapag ba andito si Jesus, gagawin ko to? Kung alam ko na nakatingin si Jesus, gagawin ko to? Di ba? Kaya, kung ganun ang prinsipyo mo, alam mo, hindi natin paproblemahin yung pornography na yan. Hindi natin paproblemahin yung mga secret sin na yan, yung mga hidden sin na yan o agenda. Kasi alam mo, naandyan si Lord, nakikinig siya, di ba? At nanonood siya. Amen? Okay. Number 5, ito naman, from an expected source. Matthew 16:22-23. Di ba? Ito rin, hindi rin inaasahan to. Minsan, inaatake ka rin ng kaaway sa mga taong hindi mo pa ina-expect na aatake. Di ba? Parang, ha? Boyfriend kita? Tapos di mo ko pagsisimbahin. Di ba? May mga ganun. Nanay kita, ma. Ba't simba lang ayaw mo? Nung nagbabar ako, tugs ako, payag ka. Ngayong simba, ayaw mo. Di ba? Nung nagsusugal ako, nakikisugal ka rin sa akin, ma. nung simba, sumama ka nga, ma. Di ba? Mga ganun eh. Di ba? Kaya si Pastor Dan, di ba? Mga sabi nung magulang niya, ayokong magsisimba ka, ha? Sagot ni Pastor Dan?
Sige, ma. Mamili kayo. Magsisimba ako o mag-a-addict ako? Sige, anak, magsimba ka na. Bilisan mo. Ito na pamasayo. Diba? May mga ganun. Kasi, kumbaga parang may mga unexpected kang ano. Diba? Kung sino pa yung ka-churchmate mo, kaibigan mo malapit sa'yo, yun ang nakakapag-sakit. Diba? And well, normal naman yon minsan. Kasi hindi ka naman masasaktan ng mga taga Sambuanga, Sambales, o ibang lugar, di ba? Ang makakasakit sa'yo, mismong malalapit sa'yo. Di ba? Mismong asawa mo, sinasabi yung, uy, ano mo, ang lusog mo na, di ba? Ang ano mo na, ang bigat mo na nung, ano, ang kas kita, parang ganun, di ba? From an expected source. Di ba? May mga ganun. Pero, yan, dapat. Kasi, for example, naalala niyo si Jesus? Sino ang, ano, talagang ginamit ng kaaway? Si Peter pa. Di ba? Alam naman nila na ang Messiah ay mamamatay. Di ba? Sinasabi ni Jesus yun. Ilang beses sa kanila, mamamatay ako sa kamay ng mga Romano, ganyan, 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 ipapako sa koro. Tapos, biglang sinabi ni Peter, hindi, Panginoon, hindi mangyayari yan. O kaya, ano sabi ni Jesus, get thee behind me, Satan. Di ba? O ganun naman, balik ta rin niya yung sitwasyon. Parang, niisip naman ni Peter, oh, kay Lord pagaling, Satanas daw, oh. Di ba? Kaya, ano, ingat. Kaya nga dapat sabi nga ni John Bevere, kapag daw nakakaranas ka ng mga offense o parang bigla ka na offend bigla, madaliin mo, bilisan mong mag-forgive. Bilisan mong magpatawad kasi baka tumagal pa yan eh. 'Di ba? Lalo na kung close kayo, kung mag-asawa kayo, 'di ba? Huwag niyong hayaan matutulog kayo eh galit-galit kayo. Okay? So bati agad, okay? Sabi mo sa katabi mo, bati agad tayo. Okay, bati agad. Number 6 naman, yan, always comes back and attacks again. Yan. Yan ang ano, ang gusto ng kaaway. Ano, na-atake siya ngayon, tapos kapag niresist mo siya, Jesus name! Di ba? Aalis siya. Pero, titingin siya ng mga pagkakataon, titingin siya sa malayo kung, uy, ano, ay, yan. Pag nakikita niya, hindi na naman nagpe-pray. Yan, lalapit na naman. Di ba? Kaya kailangan na namang i-rebuke. Okay? Pero alam niyo, ang magandang na, ano, na tutunan ko na lesson kay David Hernandez, alam niyo, ang Holy Spirit daw, hindi siya nakikipag-kompetensya, nakikipag-battle, di ba? Nakikipag-boxing sa mga bad spirit. Ang Holy Spirit, dinodominate niya yung mga demonyo. Ibig sabihin, hindi na nanalo. Kaya gusto niyo na mag-stay away forever ang demonyo sa inyo, di ba? Stay in the presence of God. Di ba? Lagi kang mag-worship. I love you, I love you. Holy Spirit, reign down. Diba? Kahit nasa CR ka, yan, todo kanta. Diba? Todo worship, may echo ka na dun. Okay? So, ganun. Para, wala, hindi talaga siya bumalik. Okay? Gusto niyo na mangyari yung, Satan, get out! Never come back again! Jesus name! Ganun. Live in the presence of God. Okay? And eto nga, pero, ano't ano man, yan, yung mga gusto niyang gawin, always remember that, we are victorious, and that God is stronger than the devil. Amen? Diba? Although, yan, may mga pakana siya. Yan, may mga gusto siyang gawin. Pero, tatandaan mo, huwag ka matatakot. Kasi, we are victorious. Panalo na tayo in Christ. Sabi nga daw, hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo kasi panalo na tayo. Diba? And tatandaan natin, greater is He that is in us than He that is in the world. Diba? Mas malakas. Kahit ano, isama pa ni Satanas yung one-third ng mga angel, di ba, sa pagre-rebelde. Pero ang natira pa rin sa Diyos, ano, two-third. Ano ang mas malaki, two-third o one-third? Ay, mat po yan, pastor, fraction, mahirap. Mahirap po yan. De, pero, yun nga, mas malaki ang two-third pa rin. Di ba? Mas malawak pa rin ang kalangitan kaysa sa lupa, sa mundo. Kaya lagi mong iisipin, mas malakas ang Diyos. Kaya panalo ka. And ito, tandaan nyo to. Sulat nyo to, lagay nyo to sa cellphone nyo, sa kukote, sa isip, di ba? Tsaka sa puso. 2 Timothy 4:18. Tingnan nyo, pag sinapuso nyo to, hindi talaga kayo matatalo. The Lord will rescue me from every evil attack and save me for His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen! Amen! Di ba? Okay nga, basahin nyo. 1, 2, 3, go. Confession nyo. The Lord will rescue me from every evil attack and save me for His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen! Praise God, di ba?
So yan, no? Talagang word of God yan. Paniwalaan niya yan. The Lord will rescue you from every evil attack. One by one, lahat yan. The Lord will rescue you. Amen? Okay, sabi nga, the truth will set you free. Pag nalaman nyo to, diba, talagang palalayain kayo niyan. O ngayon, 8 ways to overcome Satan. 8 paraan para ma-overcome si Satan. Ayan, siguro naman, ma-apply na natin yan. At alam nyo, sa Ephesians 6 kasi, nakasulat dyan yung in order na mag-stand ka sa mga pakana ng Diablo, kailangan mong isuot yan. Diba? Yung full armor of God. At alam nyo, sa pag-aaralan natin, andito pala yung full armor of God na yan. Okay, so 8 ways to overcome Satan. Number 1, admit that you are a sinner and ask Christ forgiveness for our sins every day. Para manalo ka, anong dapat mong gawin? Sa aminin mo na makasalanan ka at humingi ka ng tawad sa Panginoon araw-araw. Taas ang kamay ng humihingi ng tawad kay Lord araw-araw. Diba? Hindi tuwing pagod service lang, ano, taon-taon lang nagkakasala. Araw-araw, di ba? Sabihin, o kaya naman, pwede mong i-apply ito na, Lord, thank you for for your cleansing. Thank you, Lord, sa kapatawaran ng kasalanan ko. Kung ayaw mo yung style na, Lord, ganyan. Kasi si Lester Samral naman, ayaw niya ng ganun. Yung ayaw niyan pa ulit-ulit na i-confess mo yung kasalanan mo. Ano, araw-araw. Kasi ang prinsipyo niya naman, magiging sin conscious ka. Kaya ang style niya, Lord, thank you for your forgiveness. Thank you for your righteousness. Parang ganun. Okay, number 2 naman, stand firm in your identity in Christ. Ito na yun, take up the belt of truth. Okay? Ibig sabihin nito, mag-stand firm ka. Talagang tayuan mo, ano yung identity mo? Sino ka bang talaga? Diba? Kasi una yan eh, unang ina-attack yan ng kaaway, kung sino ka talaga. Yung pagdududahin ka kung sino ka talaga. Diba? Kaya minsan, kapag, kunwari, nagduda ka na sa sarili mo, ano ba talaga ako? Babae o lalaki? Ayan, doon ka na diba? Kaya may tinatawag tayong confused, parang ganun. Tsaka meron tayo yung gender, ganun, yung parang nalilito sila, ano ba talaga ako? Ganyan. Pero, tatandaan mo, in order to win, stand firm in your identity in Christ. Sabi dyan, your identity is based on what the most important person in your life thinks about you. Tatanungin ko kayo, sino ang pinaka-importanting tao sa buhay nyo? Si Jesus. Ngayon, kung si Jesus pala ang pinaka-important person, dapat siya lang ang yung sasabihin niya lang ang pinaka-importante sa inyo. Diba? Sabihan ka man ng mundo na ganto ka, ganyan ka, pero ang pinaka-nagmamatter sa'yo, yung sinasabi ni Lord. Amen? Sinasabi ni Lord sa'yo, you are blessed. You are redeemed. You are mine. You are created for my righteousness. Ganon. Diba? Kaya sabi, whatever controls your heart also controls your identity. Pero once Christ is the center of who you are, then you have an identity that Satan cannot shake. Okay? So, grab your identity in Christ. Stand for it. Okay? Number 3 naman. Put on Christ's righteousness. Take up the breastplate of righteousness. Ano naman ibig sabihin yan? Ibig sabihin kasi ng putting on Christ righteousness means believing that when God looks at us, He sees Jesus' perfect record in our place. Amen? Diba? Yun pala yung putting our righteousness. Yung naniniwala ka na kapag tumitingin ng Diyos sa'yo, hindi niya na nakikita si Jessica. Diba? Kundi nakikita niya na si Jesus. Yung perfect record. Diba? Kaya pag tayo po ay ang totoong kalagayan nga kasi talaga ng katayuan natin kay Lord, pag sinabi mo yung kasalanan mo sa Kanya, ano sasabihin sa'yo ni Lord? Jillian, ano yun? Hindi ko maalala. Di ba Lord, ganyan, inano ko yun, sinamunutan ko yung kapatid ko, ganyan. Tapos yun, di ba? Sugalera pa ako, ganyan. Di ba? Pero sasabihin ni Lord, ano yun? Di ba? Once na tinake up mo na yung righteousness ni Lord sa'yo, once na nirepent mo na, tapos talaga nagsisi ka na sa kasalanan mo. And also, but this is also referring to obedience. Yung pala yun. Because we are covered in Christ's righteousness, we conform our lives to Christ's righteousness. Okay? Naintindihan? So ganito ha. Dahil nga matuwid ka na kay Kristo Jesus, ano na dapat buhay mo? Matuwid na dapat.
Dahil yan na yung binigay mo, di ba? Yung mga gagawin mo, eh dapat bagay na dyan. Okay? For example, ikaw ba, ano, kunwari, ang binili mong cellphone ay 3210. Ang ilalagay mo ba doon ay 5110? Napaka-updated ng example, di ba? Hindi ko na alam yung mga Android kasi ngayon eh. Di ba? Okay, halimbawa, yung Realme yung cellphone mo. Tapos ilalagay mo ba yung case na pang iPhone? Hindi. Di ba? Ang ilalagay mo doon ay ano? Yung pang Realme. Amen? Ganun din. Hindi na tayo bagay sa kasalanan. Hindi na tayo bagay sa mga paglalasing. Hindi na tayo bagay sa mga umaalipin sa atin. Ang bagay sa atin yung robe ng righteousness ni Lord. Di ba? Yan yun. Okay? Kaya sabi nga din dyan, Satan's focal point of attack will be whatever part of you isn't surrendered to God and conformed to His truth. Kaya pansinin mo, inaatake ka ng kaaway sa mga bagay na ano, hindi mo pa sinusurrender sa Panginoon. Di ba? Kaya minsan, magpe-pray ka tuloy, hindi ka confident. Bakit? Kasi alam mo na may ginawa kang kabalbalan eh. Magpe-pray ka ng ano, pero hindi ka confident. Kasi alam mo, nung nakaraan, sinuntok mo yung kaklase mo. Pero hindi ka pa nagsusorry. Di ba? Pero kung halimbawang ikaw, isusuot mo na yung righteousness ng Panginoon, tas susunod ka pa doon, kada pray mo, confident ka. Di ba? In Jesus' name, be healed! Di ba? Talaga, be healed! Talaga confident. Talagang malakas ang loob. Hindi yung, be healed. Hoy, be healed. Di ba? Kumbaga, sige na, next time na lang. Di ba? Mga ganon. And sabi nga, this may be a sinful habit, a bad relationship you won't let go of, or just an area of your life that you haven't put under God's control. Alam nyo kasi possible yun. Naandyan ka pero hindi ka confident. Naandyan ka pero alam mo sa sarili mo na nung nag-preach si pastor ng tungkol sa relationship, hindi mo mag-give up. Kaya hanggang ngayon, up to this day, kapag nagpe-pray ka tuloy ngayon, kapag gumagawa ka ng mga paglilingkod mo kay Lord, oo, nagagawa mo, pero hindi ka confident. Kasi alam mo, meron ka pang hindi nile-let go. Pero once na alam mo na nilet go mo na yon, pinabayaan mo na yon, you let go and let God. Di ba? You have the righteousness. You have the confidence sa Panginoon. Kaya alam nyo, gusto kong mangyari yan sa atin na every time na nagpe-pray tayo, every time we do our ministry kay Lord, alam nyo yung meron tayong boldness, meron tayong confidence na nanggagaling sa Kanya. Kasi alam natin na wala tayong atraso sa Diyos. Our conscience doesn't condemn us. Di ba? Kasi alam natin na pinatuwid natin sa Diyos ito. Di ba? Kaya once na inusig ka ng kaaway, hoy, jablo, tumigil ka, nag-usap kami ng Diyos. Ganon. Di ba? Pero dahil nga, hindi kayo nag-usap ni Lord, merong mga bagay na hindi ka pa settled sa Kanya. Kaya ngayon, kapag inano mo, hinarap mo yung demonyo, ano mangyayari? Hindi ka tuloy confident. Di ba? Alam mo na kahit yung demonyo, parang nasa zero, naaano ka, na-x-ray ka rin. Di ba? Naalala nyo yun, yung nagtataboy ng ano, ng bad spirit sa pangalan daw ni Jesus, ginagamit nila. Di ba? Kilala namin si Paul. Kilala namin mga, ano, sinasabi mo si Jesus, pero sino kayo? Di ba? Kaya, alam nyo, kung gusto nyo na maranasan yan, yung talagang totoong righteousness, let go. Let go of those sinful habit, bad relationship, or just an area of your life. Di ba? Surrender all. Surrender all to God. Di ba? Kaya hindi mo ma-reach eh, yung breakthrough mo. Hindi mo ma-reach yung talagang gusto na ipagawa sa'yo ng Panginoon. Kasi ganun eh. Okay? Kaya, ganun. Di ba? Kaya, for example, si Sharon, di ba? Nung malapit nang kunin siya ni Lord, Lord, wag muna. May ilaw na siyang nakita. Parang susunduin na siya. Lord, wag na muna. Ayusin ko na lahat. Parang ganun, di ba? Kaya yun, kalag. Okay, break. Di ba? So nakita niya naman, nakita nila Pastora Mary, talagang gumaling. Okay, so ganun. Kaya hindi tayo kasi dapat may isurrender tayo kay Lord. And then number 4, preach the gospel to others. Acts 6:15. As shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Yan. Akala ng iba, hindi daw offensive weapon ang shoes of the gospel. Pero offensive yan. Bakit? Kasi once you preach the gospel to others, ano mangyayari? Diba? Yung darkness sa mga buhay nila, mawawala. Okay? Matatanggal ang mga tanikala ng demonyo. Kasi alam niyo kung bakit? As long as Satan
can keep us from sharing the gospel, our neighbors will be under his power. Alam nyo ba yon? But once they hear the good news, then they can become children of God under his grace. Kaya alam nyo, huwag kayong magagalit sa mga unbeliever. Pastor, kasi ang worldly nila. Napakaano talaga ng mga ano ko, kaklase ko, mga magulang ko. Eh, hindi mo alam, may pagkakamali ka rin. Hinahanapan mo sila ng katuwiran at kabanalan, eh hindi mo nga sila siniran eh. Anong alam nila? Diba? Nagagalit ka, nagtotong-it sila, eh hindi mo nga in-invite sa church. Okay? Kasi in order na makaranas tayo ng yun nga, yung talagang makikita natin, nagto-turn upside down yung mundo natin, we need to share the gospel to them. Kailangan nilang malaman na si Kristo ang pag-asa nila, na nagpapagaling pala si Jesus, nagpapalaya siya, nagpapatawad ng kasalanan si Jesus at walang mabigat o malaking kasalanan sa kanya. Amen? Amen? Oh, parang nalungkot kayo ah. Pero hindi. Di ba? You need to realize it. And sabi nga dyan, Satan, Kaya nga sabi, what a better way to fight against the darkness of Satan than to preach the gospel of light. Okay, kaya next time ha, sa mga susunod na panahon, lahat tayo na nandito, na nakakarinig ng word of God, next time na prayer meeting, dala kayo isa. Next time na service, dala kayo ng isa. Nasasara natin, babaguhin ng Panginoon. Magdala kayo ng taong nagtotong its. Magdala kayo ng taong na nagsisigarilyo, babaguhin sila ng Panginoon. Amen? Naniniwala kayo? Amen! Kasi look at yourself. Look at ourselves. Di ba binago din tayo ng Panginoon? And how much more sila? Di ba? Si Janrix, dating di ba? Ngayon, binago ng Panginoon. Dating nagkakasino. Hindi, joke lang. Pero, binago ng Panginoon. Kaya nga alam nyo, ito, meron tayong kwento dyan. Kilala nyo si Abraham Lincoln, president siya ng United States. Ngayon, siya, Emancipation Proclamation. Ano ibig sabihin nun? Yung mga slave, gagawin niyang free na. Diba? Yung mga, ang tawag po doon sa slave Tagalog? Ng slave. Alipin, gagawin ng malaya. Ngayon, nung pinroclaim niya yon, hindi nakapunta, hindi nakarating sa Florida. Kaya alam nyo ba, yung mga tao sa Florida, 2 years sila na slave pa rin. Bakit? Kasi hindi nakarating sa kanila yung balita na pinapalaya na ni Abraham Lincoln ang lahat ng mga alipin. O ngayon, ibig sabihin yan sa buhay natin? Maraming mga tao, dapat malaman nila, huy, malaya ka na. Kaya kang palayain ni Jesus. Di ba? Kaya, di ba? Kaya nung nakaraan, yung mga lagi ko nakikita, si Baron Geisler, di ba? Sabi niya, salamat sa second chance. Kasi si Baron, addict, di ba? Pero binigyan ng Panginoon ng bagong buhay. So how much more yung mga tao nga? Kaya for example, sa atin din, sinasabi sa Pilipinas, uy, late na kayo. Yung mga ibang bansa, hindi na nagpa-face mask, wala nang COVID doon. Kayo na lang yung mga paunti-unti pa. Diba? Kaya ngayon, may balita na naman, di ba? Na lang daw, voluntary na lang ang pag-indoor na, pag-face mask. O pa-konti-konti na lang yan hanggang sa mawala na yan, yung face mask. Di ba? Kaso, yun nga, nalilate nga lang ang balita. Pero ganun din. O same din nung sa cruise. May isang lalaki bumili ng ticket. Sumakay sa barko. Di ba? Pagpasok niya sa kwarto niya, kain ng kain, sky flakes lang, kahit gutom na. Yung pala, pagkakita niya dun sa ticket niya, kaso, pauwi na siya. Pagkakita niya dun sa ticket niya at sinabi ng crew, ay sir, kasama yung sabay binayaran niyo yung buffet. Ay, kakain ka din dyan, Sabi niya, ay, panay Skyflakes ako. Kasama pala yung buffet. Diba? Kaya the truth will set you free. Diba? Alam mo ba, na nung binigyan ka ng kaligtasan ni Lord, kasama dun ang revival, ang healing, ang restoration, ang prosperity, ang tulong ng Diyos. Amen? Amen! Ang forgiveness! Woo! Praise God! Amen! Amen! Kasama lahat yun. Kaya nga sabi, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Lamang ang may alam. Okay, panglima, preach the gospel to yourself. Yan, the shield of faith by which we extinguish in the fiery darts of the wicked one. Kaya Satan's main weapon kasi are lies he shoots into our hearts like fiery darts. We are not supposed to use logic to duck
away from Satan's lies. Kaya sabi nga, in the face of Satan's lies, God calls you to hold up the shield of faith, hiding behind what God has told you is true in the gospel. Kaya so Satan shoots his fiery darts at you, saying, alam mo, you are no good. After what you did, do you think God still loves you? You can make never difference. Ngayon, that's when you hold up the shield, block off the enemy's lies, and preach the gospel to yourself. Okay? Preach the gospel to yourself. Ano sasabihin mo? I am saved by grace through faith. I have not received the spirit of fear, but the spirit of adoption as sons. If God is for me, who can be against me? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Yan, kapag may mga fiery darts ang kaaway, yan yon, preach to yourself. Angelica, pinagpala ka. Angelica, humarap ka sa salamin. Angelica, ang ganda mo. Angelica, pinag-aagawan ka ng mga trabaho. Angelica, ganyan. Pinagpala ka. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain. Amen? Diba? O si Jillian, ganun din. Pag humarap sa salamin, diba? Preach to yourself. Amen? Ako rin, nung nakaraan talaga, kinakausap ko sarili ko, gagaling ka? Ano ka ba? Jesus name. Diba? Effective ka? Ano ka ba? Jesus name. Okay, ganun. Okay, number 6. Ito, take up the helmet of salvation. Ano ibig sabihin yan? Remember your salvation and God's faithfulness. Alam nyo kasi ang helmet ay ginagamit, next, to guard our heads, the center of our thinking. Ngayon, Paul is telling us to let the truth about our salvation and God's faithfulness in our lives permeates our minds. Kaya sabi, there's a simple way. You can apply or you can wear the helmet of salvation each day. Sasabihin mo, in Christ, there is nothing I could do to make God love me more. Nothing I have done that makes Him love me less. Amen? So, laging ganun. Pag nagko-question ka about your salvation, yan yung i-confess natin. Okay po. Number 7, second to the last na to, be saturated in the Bible. Sabi, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kasi ito, makinig kayo maigi ha, your ability, next, to overcome Satan is directly proportionate to your knowledge of the Word of God. Ito, sinasabi ko po sa inyo ha, ang pagkapanalo nyo ay ano, naka-directly proportional saan? Sa alam nyo sa salita ng Diyos. The more na alam mo yung salita ng Diyos, the more na hindi ka matatalo ng kaaway. The more na alam mo yung salita ng Diyos, the more na makakalaban ka. Diba? Kaya memorize. Diba? Meditate the Word of God. Ipanlaban mo ito kasi this is the sword of the Spirit. Pag alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka talaga madadaya. Kasi trying to fight off Satan without knowing the Word is like running into battle without a sword. Diba? Mananalo ka ba doon? Huy! Punta ako sa gera! Yung mga kalaban mo, may baril, ikaw. Diba? Iyabang lang ang dala mo. Diba? So, hindi mo malalabanan yung mga ganun. Okay? Hindi mo malalabanan. Kaya dapat may alam ka. Diba? Kaya nga, yung sa It's Supernatural, may demonyo. Kaya alam niya lang, kasi bago pa lang naman siya noon. Alam niya lang, John 3:16, for God so loved the world. Oh, natanggal yung demonyo. Alis, diba? Kasi powerful ang Word of God. Diba? Yan. And last na lang, number eight, devote yourself to bold prayer. Ito nga yung sinasabi na pray at all times in the Spirit. Alam niyo, meron isang Kristiyanong pastor. Spirit-filled kasi siya, mahilig siya mag-tanks. Ngayon sa parang bandang malayo ng eroplano, nakakita rin siya ng parang basta lalaki rin. Tapos nakikita niya gumagano ng... Tapos naisip niya, uy, mukhang rin to ha, Christian din to. Malapitan nga. Sabi niya, uy, ako nga pala si Pastor ganito, ganyan, ganyan. Nagpe-pray ka ba? Sabi niya, ay hindi. Christian ka? Ay hindi. Tapos alam niya sinabi, nagpe-pray ako isa kong witch. Nagpe-pray ako na lahat ng mga pastor ay bumagsak. Sabi niya ganun. Tapos edi yung pastor, sabi niya, itong listahan ko, pinagpe-pray ko yung mga... Tapos sabi ng pastor, andyan ba yung pangalan ko sa listahan mo? Wala. Sabi niya ganun, wala. Alam niyo bakit? Kasi yung pastor, lagi nagpe-pray. Spirit-filled. Kaya kapag pray ka ng pray, and you pray bold prayer, yung mga listahan ng mga demonyo, witchcraft, mga witch, wala ka dun. Kasi bakit? Nagtatangs ka.
Diba? Bakit? Kasi you are filled with the Holy Spirit at takot sila sa mga Kristiyanong Spirit-filled. Kasi prayer is not something we do in the preparation for the battle. Prayer is the battle. At tingnan niyo to, napakaganda sinabi na Samuel Chadwick. Sabi, the one concern of the devil is to keep saints from prayer. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and the prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray. Galing, no? Na kailan lang nagtatremble ang kaaway? Pag nananalangin tayo. Kaya when we boldly ask much of God for His kingdom, we put the gospel to action and overcome Satan with our faith. Amen? Amen? Kaya sinong gustong manalo? Yan, mag-pray tayo. Kaya sa conclusion, God has not left us alone in our battle with Satan. In Christ, we have a resurrected Savior who defeated the worst of Satan's attacks. In Him, we have a newfound identity that cannot be shaken. In Him, we have every piece of spiritual armor we need to overcome Satan's activity in our lives. Kaya in Jesus, we are, next, a champion. Amen? We are winners kay Lord.